Noong nakaraang buwan ay lumabas ang bagong 1,000 peso bill. Pero sa social media, kumalat na hindi lang 1,000 kundi pati ang 500 pesos na perang papel ay may bagong design raw. I-fact check po natin yan. Umabot na ba sa inyong social media feeds ang bago umunong disenyo na ito ng 500 peso bill? Ang dating pinaglalagyan ng imahe ni dating senador at democracy icon na si Ninoy Aquino na palitan ng Philippine Tarsier. Hindi lang isa o dalawa kundi tatlong social media posts ang nahalungkat ng Facts First PH na nagpakalat niyan. Ang isang post umani ng 10,000 reactions, ang isa naman 20,000 reactions, at ang ikatlo ay merong 25,000 reactions bukod pa sa 79,000 shares at halos 2,000 mga komento. Pero ayon sa ating mga kapwa journal sa interaksyon, ito po ay fake. Dahil wala namang inilabas na ganyang bill ang Bangko Sentral ng Pilipinas o yung BSP. Pero teka, baka may iba sa inyo na nalilito. Hindi ba totoo namang may bagong design ngayon ang mga perang papel? At tama po kayo dyan. Pero sa ngayon, 1,000 peso bill pa lamang ang may bagong edisyon kung saan tampok ang Philippine Eagle. Ang 500 peso bill at iba pang mga perang papel, wala pa pong new designs. Nitong Abril lamang, formal na nilabas ng BSP sa publiko ang bagong 1,000 peso bill na siyang gawa sa material na polymer. More hygienic, sustainable, durable at cost-effective daw ang polymer kumpara sa dating ginagamit na cotton at abaka. Water at dirt resistant din daw ito, kaya't bagay na bagay kahit sa talipapaka pamamili. Sa madaling salita, mas matibay at mas sulit. Aprobado rin ng National Historical Commission of the Philippines ang bagong disenyo na ito. Gayunpaman, may ilan pa rin Filipino netizens ang napapatanong kung bakit kailangan palitan ng imahe ng mga bayani na sina Josefa Llanes Escoda, Vicente Lim at Jose Abad Santos. Sila po yung tatlong mga martir na pinatay noong kasagsagan ng pananakop ng Japan sa Pilipinas noon pong World War II. Siguro po, that's a topic for another day. Basta po ang malinaw, regular na pinapalitan at pinapaganda ng BSP ang mga perang papel at yung mga barya. Ito'y isang paraan para kontrahin ang pamemeke ng salapi. Kaya po mga kapatid, maging mapanuri, hindi lamang sa mga pera para iwas peke, kundi maging sa mga nababasa sa social media para iwas kuryente.